habang pito ang sugatan nung bumigay ang isang hanging bridge sa Kabangkalan City sa Negros Occidental. Ang mga biktima nanunood lang noon ng fluvial parade na bahagi ng Sinulog Festival. Yan at iba pang balita mula sa probinsya sa report ni Jamie Santos. Pilit na pinakakalma ng rescuers sa mga nakalambitin na residente sa tulay na ito sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nanonood ang mga residente ng fluvial parade na bahagi ng Sinulog Festival noong Linggo, nang biglang maputol ang isang kable ng tulay. Pito kabilang ang tatlong minor de edad ang lumambitin sa tulay bago nahulog sa ilog. Ang isang ina, tangan pa ang kanyang 5 buwang gulang na sanggol. Pero nabitawan ng ina ang sanggol nang bumagsak sila sa ilog. Pahirapan ang paghahanap sa sanggol na buhay na naiahon. Isinugod siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Nagtamo naman ang minor injuries ang pitong iba pa. Tingin ng CDRRMO, hindi kinaya ang tulay ang bigat ng mga nanonood ng fluvial parade. May kalumaan na rin daw ang tulay na hindi bababa sa 20 metro ang taas. Sa isla ng Boracay, isang babaeng Chinese national ang nasawi matapos tumaob ang sinasakyang motorbangka. Ayon sa Philippine Coast Guard, mag-a-island hopping sana ang biktima kasamang iba pa ng masilang bangka dahil sa malakas na alon at hangin. Ligtas naman ang 22 pang turista, 2 Pilipinong tour guide, 2 tripulante at ang kapitan ng bangka. Matapos magpositibo sa ASF o African Swine Fever ang ilang bayan sa Pangasinan, sinimulan na ang culling o pagpatay sa mga baboy. Pinatay ang mga nasa 1 km radius ng Barangay Linok sa bayan ng Binbalay, Barangay Karael sa Dagupan City, Barangay Apay at Pulong Norte sa Malasiki. Ang ilang hog raiser voluntary ng pinatay at ibinaon sa lupa ang mga alagang baboy na may sakit. Magpapatuloy rin ang mas mahigpit na pagbabantay sa lahat ng entry at exit point sa probinsya. Jamie Santos, GMA News.